natin ang buhay ng ating kapatid na si Sister Teresin. Marahil may mga iba't-iba tayong persecutions na nararanasan. Nandyan sa inyong opisina, marahil yung bossing ninyo ay pinipersecute kayo. O kaya naman sa inyong mga kapitbahay, kinaiingitan kayo kahit wala kayong ginagawa. O di rin kaya yung mga kasama natin sa buhay. We suffer persecutions. And just like Teresin, she suffered a lot. But she suffered silently. And she offered it to God. At yun ang kainaman at kabutihan sa kanya. And she remained faithful until the end. Kaya nga ba't nung aking nalaman yung kanyang kinalalagyan for the past 3 years, I think that is a testimony for us that she has been gifted with a particular charism and grace by the Father. And that is something that we have to be grateful for. Na sana sa ating mga patuloy na nananampalataya sa ating mahal na ina, ipagpapatuloy natin yung halimbawa ang ikinakita sa atin ng ating kapatid. At dahil doon, tunay nga na ang ating debosyon sa ating mahal na ina ay totoo. If we, just like her, become obedient to the authorities of the church, if we, just like her, suffered silently, alam ko sa mga oras na ito, baka meron din kayong mga pinagdaraanan. Ibulong niyo sa kanya. At siya naman ang mananalangin sa ating mahal na ina. Kaya nga ba siya yung tinawag na mediatrix, tagapagpamagitan, a middle person between us and her son, Jesus Christ. Kahit wala naman sa ating problema yung doktrina ng ating pinaniniwalaan. Dahil yun mismo ay nakalaan sa dokumento ng ating simbahan. Sa chapter 8 ng Lumen Gentium, naroroon ang katagang, she is a mediatrix, auxiliatrix, and benefactress of our nation. Kaya wala na tayong dapat pang ipaglaban. Ngunit, titignan natin ang lahat ng ito sa mata ng pananampalataya. At merong kababaang loob. Yung kababaang loob na yun, kung anong sabihin ng simbahan, pagpapatuloy natin. Ngunit kung tayo talaga ay naniniwala, kahit saan naman tayo magpunta, Mapa Medjugorje, Mapa Fatima, Mapa Lourdes, yung mga biniyayaan ng ating Panginoon, sila yung mga tao na karanas ng matinding pagsubok sa buhay. Mula kay Bernadette of Subirul, mula sa tatlong bata sa Fatima, mula doon sa mga missionaries sa Medjugorje, at marahil mula sa ating kapatid na si Teresin. Meron silang common denominator. They were persecuted during their times. And only the time with God's providence would tell us. And if we bear the good fruit that she has started, if we continue those good things that she had begun, truly, in the future, I am convinced that we can say that this is truly an inspiration from the above. But we should not hurry up. Rather, we should look at it within the eyes of faith. At magpasalamat tayo. Alam niyo, sa Santo Tomas, nagtuturo ako sa mga seminarista namin. At sinasabi ko sa kanila, if you plan to go to Lipa, then go and visit Carmel. And if in that visitation of yours, there will be conversion, there will be offering and preparation, and that is the same thing that Our Lady of Fatima is asking from the 3 children. And probably to all of us. Na sana sa tuwing tayo ay pupunta ng Lipa, tayo ay nagdarasal at sa ating pagdarasal ay mayroong konting pagbabago sa ating buhay. And if that happens truly, our going there
is an inspiration from the Holy Spirit and from the above. And that is the reason that there are things beyond our competencies that we just take a look at it within the eyes of faith. Every time we have this Mass, a funeral Mass, or a Mass for the dead, I always view it as a kind of a boat sailing towards a particular destination. Kasi noong mga panahon 2005 to 2008, I was assigned in a missionary place in Kamikin, in Babuyanes Island, after Apari. At kaya sanay kami sumakay ng lampitaw going to that island. And you know, when people would see us, gradually the boat seems to be nowhere. But they believe that that boat will reach its destiny because of their faith in the providence. At ganoon din ang ginagawa natin sa mga oras na ito. Ngayon, ay dahan-dahan natin, hinahatid ang ating mahal na kapatid na si Teresa sa kanyang huling hantungan. At tayo ay naniniwala sa biyayang kanyang natanggap nung siya'y nabubuhay pa. Ay malugod siyang tatanggapin ng ating Diyos Ama sa tulong ng ating mahal na ina. Kung nung siya'y nabubuhay pa, ay pinromote niya ang devosyon sa ating mahal na ina. Ngayong kapiling na niya sa kanyang kaluluwa ay tayo'y patuloy niyang mamamagitan sa atin at sa ating mahal na Birheng Maria. And that is something that we can hold on into. And that is something the Bible tells us, that she, the Blessed Mother, is an intercessor between us and her Son, Jesus Christ. That is why there is nothing for us to be afraid to call Mary as mediatrix of grace. Please all stand.